Pinag-aaralan ng Land Transportation Office na alisin ang comprehensive exam bilang requirement sa mga magre-renew ng driver's license. In-extend na rin muna ng LTO ang validity ng mga mag-e-expire na lisensya. May unang balita, si Rafi Tima. Para mapadali ang pag-renew ng driver's license, pinag-aaralan ng Land Transportation Office na alisin na sa requirements ang muling pagkuha ng comprehensive exam. Binanggit ito ni Assistant Secretary Hector Villacorta, officer in charge ng LTO, sa pagdinig ng Senado tungkol sa e-governance. We are trying to scrap the comprehensive exam. Yeah. Because you do not unlearn driving, sir. Yeah. So why take an exam after when you have to renew? So we're looking at that, sir. Nitong nakaraang buwan lang, inanunsyo ni Noy LTO Chief J.R. Tugade na pinag-aaralan nilang paikliin ang exam na kadalasan ay inaabot ng isang oras para masagutan. Pabor na pabor po. Malaking kaginhawaan po. Pabor din sa amin yun, sir, kasi malaki rin tipid sa amin yun. Kasi malaki kasi yung bayad din ng exam, sir. Noong Abril naman, tuluyan ang inalis ang obligasyong sumalang sa karagdagang medical examinations ang mga motoristang may hawak ng lisensyang may 5-year at 10-year validity. Ayon sa LTO, target nilang wala nang tumangkilik sa mga fixer na dumami-an nila nang lumipat sila sa e-governance o ginawang electronic ang mga transaksyon. Dahil yung karamihan ng nag-apply na driver, hindi computer literate. So lalong lumalapit doon sa mga, computer, kami ang bahala, 2,000. So we have to hybrid siguro, sir, yung mga non-computer literate. Maybe we just need to extend public assistance so they don't have to go through the fixers along the sidewalk of East Avenue. Kaugnay naman sa problema ng kinukulang na plastic cards, ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, umabot na sa 690,000 ang backlog ng mga driver's license. Right now po, meron ng shortage ng driver's licenses, no? As of today, I think we have only around 70,000 ID cards available nationwide, no? And we're reserving this for yung pong mga OFW, no? Kasi po kailangan po nila yung mga IDs na to. Sa ngayon, in-extend daw muna ng LTO ang validity ng mga lisensyang dapat ay mag-i-expire na. Sa halip na hanggang April 24 na lang, magagamit pa ang mga ito hanggang October 31. Sabi ni Asik Villacorta, nakikita nilang masusolusyonan na ang backlog sa mga lisensya bago matapos ang taon sa pamamagitan ng emergency purchase kasama ang NEDA. We are looking at a fast track purchase of at least the license cards within 2 months. So kung 2 months, just to be generous, you predict that by the end of the year, magno-normalize na kayo? Yes, sir. Yeah. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.